Hello guys, welcome sa ating bagong video. Good evening sa ating lahat. This is William Fitness. Mag-share ng video. Sa videong ito, gagawa tayo ngayon ng improvised dumbbell. Para may kapalit yung gamit nating elastic band. So naisip kong gumawa ng pang-alternate na gamit. Nang sa ganun, hindi masyadong gamit na gamit yung ating resistance band or yung ating elastic band. So, ang kailangan lang natin is bote ng mga vinegar or any kind of bottle na available sa mga bahay-bahay ninyo. Pangalawa, yung stick or bakal or kahit na anong pwedeng handle ng ating gagawing dumbbell. So, syempre, kailangan din natin ng tubig para malagyan natin yung bottle. At saka madagdagan yung bigat ng ating gagawing dumbbell. So, let's go. Samahan nyo ako. Tara. So, ito guys, yung mga kailangan nating bote. So, wala pong takip yung iba. So, gagawin na lang natin ng paraan. Then, ito, stick. So, kailangan matibay yung stick na gagamitin natin. Yan. Stick or pwedeng bakal. Kung meron kayong bakal, ako kasi ginamit ko ito. Stick or kahoy. Pero matibay siya, guys. Matibay siya. Tapos, ito yung pang tubig. Lalagay natin doon sa bote. And then, kailangan din pala natin ng rubber or goma na pang ano natin, ng pang tatali natin dito. So, samahan nyo ako sa paggawa, guys. So, yan lang. Napakadali lang yung gagawin natin ngayon. I-share ko lang din sa inyo para may idea kayo. Ano? May idea kayo sa paggawa. And then, pwede nyong gawin. Pwede nyo ring subukan sa bahay nyo. Para may magamit tayo sa bahay, guys. Kahit papano. So, let's go, guys. So, and guys. Gagawa na tayo. O sisimulan natin yung paggawa. So, napaka, ano nito, napaka basic lang. Sa iba, siguradong alam na to. Or mas advanced pa yung ibang ginawa ng mga iba. So, sa akin, ito yung naisip kong paraan. Kasi ito yung ginagamit ko nung nasa Manila pa ako. Kasi wala tayong budget sa gym. So, ito lang, improvised dumbbell or barbell. So, saka na yung barbell, guys. Ito muna kasi wala pa tayong naipong bote. So, ito guys, sisimulan natin. Una is pag-login or pagsama-samahin natin yung apat. Kasi apat-apat lang ito magkabilaan. So, ito. Ayan. So, kailangan din pala natin ng tape, guys. Kung anong tape yung available dun sa inyong mga bahay or ano yung available sa mga bahay niyo, tape niyo, so yun yung gagamitin niyo. Sa akin kasi electrical tape. Ito kasi yung available eh. Pwedeng packing tape or any kind of tape para lang mabuo natin siya. Tapos ito yung panggigipit natin. So guys, paalala ko lang, itong gagawin kong ito is napaka dangerous. So hindi advisable ito sa bata or may mga kasama kayong mga bata. Hindi ko ina-advise na gumawa kayo ng ganito kasi mamaya hindi nyo naitabi ng maayos paglaruan ng mga bata. So madidisgrasya pa yung mga bata. So kailangan isinop natin ng maayos pagkatapos gamitin. So ganun kasi ako, guys. Alam naman natin, bote to, babasagin, mabilis lang mabasag pag nabagsak.
So hindi ko ina-advise guys na lalong-lalo na sa mga ano, may mga batang makukulit yan. So kung gagawa kayo ng ganito, make sure na tinatabi nyo ng maayos yung hindi magagalaw ng mga bata, kasi ito babasagin to mamaya, nabitawan ng bata and masukat pa or matalsikan ng sharp na bagay galing dun sa nabasag na bote. So simulan natin yung paggawa guys. So apat-apat lang yung ginawa ko guys. So kung gusto nyo magdagdag, eh nasa sa inyo na yan. So ako kasi, eto muna, magaan muna, tapos magdadagdag na lang ako sa susunod. So pagkatapos i-tape yan, so kailangan may panghigpitin tayong rubber para may fix ng maayos, hindi siya gumagalaw. Make sure guys na ano, na mahigpit yung pagkakatabi para hindi siya gumagalaw.
Yan. So yan. Hindi siya gumagalaw. Then lagyan natin siya ng support dito para kahit na medyo mabagsak hindi magkakaroon ng gatla yung rubber. So guys, naisip kong i-share sa inyo to kasi alam ko sa iba wala ding idea kung paano gumawa or ano yung gagawin nila para magkaroon sila ng equipment sa bahay. Kasi nga yung mga iba katulad ko rin na walang mga budget. Titipid. So yan, tapos na yung sa kamila guys, ibay na yan. So sa kamila naman yan, so tape ko muna siya. Ilalagyan ko siya ng tape guys para mas humigpit. Super easy lang gumawa ng ganito guys. Kailangan lang natin stick, mga pantali, tapos mga bote. May lumber ka na. So hindi ka na mahihirapan. Hindi mo na kailangan umorder o umili. Kailangan mo lang tiyaga. So yung pagiging creative. So ganyan siya guys. Kailangan natin siyang higpitan. So yun guys, paalala ko ulit, huwag na huwag yung gagawin to pag marami kayong batang makukulit. Kasi mamaya makadisgrasya pa ano. Pero pag ano naman, pag gumawa kayo na itong ganito, make sure guys na ano, isisinot nyo ng maayos. Meron man o wala kayong mga makukulit na bata sa bahay. Kasi mamaya yung ibang tao paglaruan din ng mabahing bata, nangangakbahay na bata, mga nangangakbahay. So pasensya na rin guys sa mga tumatawag na aso yun sa labas. Sabi na kasi naisingit ko lang gumawa ng ganito para at least ma-share ko sa inyo yung gagawin ko, kasi balak ko talagang gumawa ng ganito.
naisip kong i-video para at least magkaroon ng idea ng iba. Makatulong pa tayo. Pag may ganito ka sa bahay, hindi mo na kailangan pumunta sa gym. Kung yung gagawin mo lang naman is mag-workout. Hindi naman tayo mga pang bodybuilder, pang competition. So pwede na to. Para sa mga low budget na katulad ko. So yan na siya guys. Okay na siya. Tibay na siya. Ito sa kalila ko lang. Dagan natin lang. So, hindi so sakto. So, napakasimpleng gumawa guys. So kung kukulangin nyo yung bigat nito guys, pwede nyo dagdagan. Pwede kayong magdagdag ulit dito. Ng dalawa. Tig dalawa. Tapos habang tumatagal, tig dalawa ulit. So ganun lang kabisik yung paggawa guys. Kailangan lang natin maging creative. Or gumawa ng paraan. Para sa ganun ay may magamit tayo guys. So yun guys, isa lang muna yung gagawin natin kasi wala pa tayong naiipong bote. So gagawin natin ngayon, susunod na gagawin natin is ito, lalagyan na natin siya ng tubig. Para magkaroon siya ng parang dagang bigat. So yan. Yan, hindi na siya tutulo guys, hindi yan tutulo kasi yung takit naman wala namang butas yung ating takit. Super easy guys. So yan. So, kailangan natin ng pantakip. Cute lang. Ano natin pa rin? Takip. Dito sa walang takip na bote. Yan. Hindi na to. Yan. Thank you.
So yan guys, oh. Hindi na yan tatagas or tutulo kasi may takip na siya. So mabigat-bigat na siya. Wala pang laman dito sa kabila. Lagyan pa natin. Yan. So bigat na siya guys. Yan. Kailangan natin ulit to kasi walang takip yung isang bote. So guys, kung wala kayong pambili, wala tayong budget para sa mga bibiling equipment. So, pwede nyong gayahin to guys. Super easy lang. And alam kong makakatulong to sa mga katulad kong walang budget. No? Walang budget sa gym, walang budget sa pagbili, no? Walang sariling equipment. So, ito yung mga paraan ko para at least magkaroon ako ng sarili kong gamit. So, yan guys, oh. Super easy. Bigat na siya. Pwede ko. Yan. I think nasa ano to. 10? 10 to 12 kilo. Kilogram. So, tamang-tama yung bigat guys. Yan guys. Meron na tayong dumbbell. So sa susunod guys, ha, gagawa pa ako ulit ng pares na ito. Mag-iipon lang ako ng another button. Ayan guys. O sana guys, may natutunan kayo sa gabing ito. Tsaka sana na magkaroon kayo ng idea. Sana nakatulong tong video na to. No? Lalong-lalo na sa mga katulad kong low budget, no? Walang budget. So, ganito yung gawin nyo guys. Sana na-inspired kayo dito sa video natin. At saka uulitin ko guys, hindi to advisable sa mga katulad, sa mga may bata sa bahay. And then, makukulit na bata. Merong makukulit na bata. Di kasi may iwasan minsan yung pakikialaman ng mga bata sa bahay, no? Tapos biglang nabitawan, nabasag, tapos magkakaroon ng injury yung bata na mangingialam dito sa ginawa natin ganito. So ako naman,
sinisecure ko talaga to, sinisino ko talaga ng maayos. Hindi ko inahayaang maka makano lang dyan, nakatiwang-uwang. Tinatabi ko talaga ng maayos to kasi hindi lang ngayon yung unang beses na gumawa ko ng ganito. Gumawa din ako ng ganito doon sa Manila dati. Hindi ko na rin kailangan pumasok sa gym kasi may mga equipment na ako, may mga equipment na ako doon. So kahit sa bahay lang na-perform natin yung mga workout natin. So malaking tulong to guys para sa mga walang budget din sa bahay. Walang budget sa gym, walang budget pambili ng mga equipment. So sana nakatulong guys and God bless sa ating lahat. Stay fit, stay healthy, then sana nakatulong tong video na to. Salamat guys.